Tumayo po ang lahat. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan, loob mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa sang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inuutos mong magtiis kami ng kusang pagkapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Loobin mong kami makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban namin makaganap sa iyong mga utos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami, nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang, at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon, ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat, pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga
propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagi't magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng iyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa iyo. Sapagkat ang takalang ginagamitin niyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Patuloy ang ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, sumusunod kay Jesus Nazareno patungo sa krus ng ating kaligtasan. At ang daan ng krus
ang daan kasama si Jesus Nazareno ay daan ng awa. Awa. Sa lumang tipan, ito ang taguri ng Diyos. Ang Diyos ay maawain at mahabagin. Kung kaya nga't sa ebanghelyo natin ngayon, sinasabi ni Jesus Nazareno, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Ngunit nais kong mas maunawaan natin ang awa ng Diyos. Sapagkat maaari nating hindi agad maarok nung sinabi ni Jesus Nazareno na magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Maging mahabagin kayo at kahabagan kayo ng Diyos. Baka isipin natin na ang tugon ng Diyos ay nakasalalay lamang sa atin. Ano ba ibig sabihin nung magpatawad ka sa kapwa mo at dahil doon patatawarin ka ng Diyos? Hindi ibig sabihin nito na itinatago, inilalayo ng Diyos yung awa niya sa atin kung hindi tayo maawain. Ani mo'y ipinagdadamot ng Diyos ang kanyang awa kapag hindi tayo maawain. Hindi po ganun ang ibig sabihin nito. Ang awa nga po ay kusang pagbibigay kahit kanino, makasalanan man o mabuti, matuwid man o palalo. Pero bakit sinabi ni Jesus Nazareno na kapag hindi ka maawain, hindi mo matatanggap ang awa ng Diyos? Hindi dahil ipagkakait sa iyo ito ng Diyos. Kung hindi ka maawain, nakasara ang puso mo at kahit ibigay ng Diyos ang kanyang awa, hindi mo ito matatanggap. Kaya hindi ho nagdadamot ang Diyos. Hindi ho kondisyonal ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga diba sabi ni sa ebanghelyo natin at sa banal na kasulatan, ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos parang araw. Walang pinipili. Ang awa ng Diyos parang liwanag sa langit. Walang pinipili. Pero sino yung hindi nadadapuan ng liwanag ng araw? Yung nagtatago, yung umiiwas. Ganun po yung ibig sabihin ni Jesus Nazareno na hindi kakakaawaan kung hindi ka mawain. Kung hindi ka mawain sa kapwa mo, nakapinid ang puso mo. Kaya kahit alukin ka ni Jesus Nazareno ng awa, tatanggihan mo ito. Huwag nating isipin, hindi, Father. Hihingi ako ng awa sa Kanya, mangungumpisal ako. Hihingi ako ng tawad sa Kanya, maglalakad pa nga akong paluhod. Pero hindi ko patatawarin ng kapwa ko. Hindi ho tumpak yung ganong awang hihingin natin sa Diyos. Natitiyak ko po sa inyo, hindi ho dalisay yung matatanggap niyong pagpapatawad doon. Dahil kung tunay tayong tumatanggap ng awa ng Diyos, imposibleng hindi ka maging maawain sa kapwa mo. Ulitin ko po, kung tunay natin tinatanggap ang awa ng Diyos, imposibleng hindi ka maging maawain sa kapwa mo. Dahil kung tunay na nasa atin ng awa ng Diyos, hindi yung galit mo ang masusunod. Hindi yung pag-iiganti mo ang iiral sa'yo. Dahil kung tunay tayong dinapuan ng awa ng Diyos, kung tunay nating sinalo at pinapasok ang awa ng Diyos,
tayo rin magiging mahabagin sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, huwag niyong isipin na yung awa ng Diyos ay ipinagdadamot niya kapag hindi ka mauwain. Alam niyo, kahit matigas ang puso natin, kahit pilit tayong lumalayo sa Kanya, inaabot pa rin ng Diyos ang Kanyang awa sa atin. Ang nakalulungkot lang, tayo ang nagsasara. Tayo ang tumatalikod. Kaya mga kapatid, ipagdasal natin. Marami pong mangungumpisal ngayong Kuwaresma. Marami ang hihingi ng tawad sa Diyos, kaya magpepenitensya. Magsasakit pa nga minsan tayo sa sarili natin, magpapapako pa tayo sa krus. Magpapasan pa tayo ng mga mabibigat na krus. Pero tandaan natin, ang paghingi ng tawad na yan ay magiging tunay na mabunga kung yung tawad na hinihingi mo, maibibigay mo din sa kapwa mo. Yun pong ibig sabihin na maging mahabagin tayo gaya ng ating Ama sa langit. Tuwing makikita natin si Jesus sa Sareno, ipinapaalala niya sa atin ang awa ng Diyos. Pero tandaan natin, ang awa ng Diyos hindi lang hinihingi. Ang awa ng Diyos ibinibigay din, lalo na sa kapwa natin. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na mabait at mahabagin, nagpapagaling at nagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang simbahan naway magpatupad ng kanyang tungkuli, magpagaling at magpatawad. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magpakita ng kalinga at malasakit para sa mga dukha at api. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. At tinawang makita ang ating sariling mga pagkakamali at iwasang humusga sa mga pagkakamali ng iba. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga may sakit, mga nangangulila at may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Tahimik nating idulog sa Diyos ang iba pa nating kahilingan. Mawaing Ama, ang mga panalangin at kahilingan idinudulog namin sa iyo ay nagpapahayag ng aming mga pangangailangan at pag-asa. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Sumasamo, humihingi ng
sukat ang balak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak. Sumasabot, humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin ka, mga kapatid, upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama upang makapaghain kami ng paglingkod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukhay kanyang damayan. Ngayon ang iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, hinihiling natin ang awa ng Diyos. Matuto din sana tayong magbahagi ng awa ng Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtuusang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang ating katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami nagiging mauwain sa aming kapwa, kung hindi kami marunong magsisi at aminin ng aming pagkakamali. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang pagparaan sa pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
kalugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Nagbabalik loob ako sa'yo. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalawang Lenten Recollection sa darating na March 7, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang atin pong tagapagsalita ay Sir Reverend Father Robert Arellano, LRMS, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, biwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pakikinabang ay siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta sa simbahan ng Quiapo, sa inyong pong tulong sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito ng bigas, delata at mga pang-ayuda sa ating kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay hindi lang nasusukat sa dasal, kung hindi kung tayo'y nagiging maawain din katulad niya. Kaya ipagdasal natin na ngayong Kwaresma, matanggap natin at maibahagi natin ang awa ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus sa Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
Ipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.